Bernie. Adventurous. Adventurous. Ilang basta-basta adventurous. Siya mismo yung adventure. Pero sinasabi mo yung trip niya. Kasi ayaw matapakan yung pride mo. Hindi ako magpapasindak sa kahit sino mang babae, no? No way. Pero ingat ka, nakahanap na nakatapat mo. Hey, ikaw, kumusta? Suot na ba ni Diana yung sing-sing? Karap ko siya kanina. Dawa lang sa bulsa ko yung sing-sing. Bakit? Kasi takot ka ma-reject ulit? Ano ang sabi ng asawa mo sa bagong retoke sa mukha mo? Okay lang sa kanya. Bakit? Gusto mo rin ba magpagawa? No, not I. I still feel fresh at hindi ko kailangan ng surgical intervention. May true ka nga nowadays. Ano ba ang sikreto mo? Wala. Clean living. Mm-hmm. At syempre, single na ako ngayon. Wala nang perwisyo. Oo nga, wala. Excuse me? Mamahala dito, Nathaniel. Maganda tong Kristine Resort, ha? Actually, si Papa po. Tumutulong-tulong lang po ako. Actually, malaki pa ang potential for improvement ng resort na ito. Pero kilala mo naman si Josef, di ba? Hindi naman siya shell out na malaking halaga. Mahina ang loob nun, eh. If you think na hindi pa okay tong resort na to, nakakapagtaka naman na dito pa rin kayo nagpapaparty. Anyway, hindi naman po sa kailangan ko na i-explain pa. Pero malaki ang plano ni Papa para sa resort. Oh, really? In fact, may kausap kaming investor. Meron kaming proposal for the improvements of the facilities. So, what keeps you busy pag wala kang ginagawa dito, Iho? He's a painter. He's an artist. Oh, eh di pwede ako magpa-paint sa'yo. Nude painting lang po ginagawa ko. Oh, I like it. Gusto niyo talaga? Mm-hmm. Hindi. Sige, o. Balik na po ako sa poste ko. Sorry, baby, ha? Mahal ko ang tatay mo. Pero ngayon pala nagsusorry na ako. Kasi hindi ko may bibigay sa isang buong pamilya. Excuse me, for a phone call pa para sa inyo. Sino tatawag na hindi makahintay after the party? Hello? What? Huwag kang magbibiro ng ganyan, ha? Pinangako ko yan sa board! No! No! That's my deal! The Escobar is my deal! No! No! Sige. Salamat, Justin, ha? Ingat. I-clear mo yung schedule ko mamaya, ha? Mag-dinner tayo. May ano ka sabihin sa importante. Ngayon naman tayo mag-usap. Libre naman ang schedule mo, eh. Tsaka 3 PM pa yung meeting with the truckers. Ayoko dito sa office. You want what? Nandito ako sa harap. Huwag kang kikilos ng pailalim o patalikod. You have the tenacity to mess around with me. Hoy, Bernard o Jaime, kung sino ka mang Poncho Pilato ka, hindi mo pa rin ako kilala. Ako si Doña Margarita Fortalejo Cervantes. Pwede ba? Mag-usap tayo yung tayong dalawa. Anong usap-usap? Hindi ako makikipag-usap sa'yo! Hindi ka marunong makipag-usap! Oh,
Yaya, ikaw muna magbantay dito kay Bibi Leonard, ha? Magluluto muna ako ng dinner natin. Naku po, nagluto na po ako kaninang hapon. I-meetin ko na lang po, ha? Hindi pwedeng wala akong gagawin, kahit soup man lang. Naku po, mama, huwag po muna kayong lumabas. Nag-spray po ako ng insecticide. Marami kasing surot. Although safe naman po siya, kaya lang matapang pa rin po yung ano. Alam mo, Yaya, obvious ka na. Ano utos na naman yan ng kuya mo? Tito, pinadala ni Papa. I'm talking to you! Huwag naman tayong gumawa ng eksena dito. Hindi ako gumagawa ng eksena. Yang bastardo yan ang gumagawa ng eksena. He stabbed me in my back! Sinulot niya ang Escobar deal na dapat sa pamilya natin. Ma, matagal nang bulong-bulungan na si Antonio Escobar mismo ang lumapit kay Marco at kay Tito Bernard dahil hindi nila masikmura ang pamamalakad mo sa tubuhan. Hindi yan totoo. Bakit ka ba kumakampi dyan sa utas na yan? Bakit hindi? Eh kung kami ang pamilya mo eh. Hindi ka namin masikmura. Ibang tao pa kaya? Malaking pagkakamali mo, Bernard. You poison my son against me. Pagbabayaran mo ito muna eh. Ito. Pasensya ka na kayo, Mama. Nagulat nga din ako biglang sumugod dito eh. Tawag ako ng tawag sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Kung naiintindihin yun si Mama, kilala ko na yun. Abaham mo na lang yung pasensya mo sa nanay mo. Buti nga may nanay ka pa eh. Ano nga pala to? Proposal yan para sa expansion ng Kristine Resort. Excited na nga kami ni Papa eh. Magaling si Papa. Sige, pag-aaralan ko to. Mayroon ako. Sige, mag-ingat ka ha. Okay. Alam mo, Yaya, obvious ka na. Ano utos na naman yan ng kuya mo? Hindi ako lalabas ng bahay. Diyan lang ako sa kusina, magluluto. Pwede ba? Padaanin mo ko. Thank you, ha. Alam mo, dapat nagpa-deliver na lang tayo sa opisina eh. Mukhang pagod na pagod ka. Okay lang. Mas maganda naman ang ambience dito, di ba? Mas nakaka-relax. Alam mo, nabigla talaga ako kay Mrs. Cervantes kanina. Ang layo talaga na ugali ninyo. Parang hindi kayo magkadugo. Nakakatakot pala siyang banggain, ano? Sorry, ha, pero parang may pagkabutangera. Okay lang yun. Hindi naman talaga kami close eh. Bastardo ako. Hindi niya ako tanggap. Lalo na nalaman niya na may karapatan ako sa pag-aari ni Joel. Sorry ah. Hindi ko ba dapat binabanggit yun? Kahit naman hindi mo banggitin. Hindi na natin maaalis yung katotohanan na parte na siya ng buhay mo. Tama ang timing mo, ah. Halika. Dinner served. Bakit? Kasi mahal na mahal kita. At yun ang gusto ko itanim mo sa utak mo. Na kahit hindi na bumalik yung alaala mo, gagawa pa rin ako ng paraan para mawala yung pag-aalala at pagdududa mo. Isa lang naman alam kong paraan, eh. Nang ipakita ko siya kung gaano kita kamahal sa bawat sandali ng buhay natin, Joel. May reputasyon palang ate mo na mas mabangis pa siyang kaaway kaysa kay Don Leon, ano? Pati tuloy yung mga security sa opisina kanina natakot. Bernard, mag-ingat ka, ha? Huwag ka sanang kumpiyansa ang kapatid mo siya. Hindi kasi ganun ang tuloy niya sa'yo, eh. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para mapalapit ang loob niya sa akin. Siya lang ang kapatid ko. Importante sa akin ng pamilya.
Kaya ikaw, importante ka sa akin. Dahil ikaw ang ina ng anak ko. Meron na pag-usapan na natin to, di ba? Hindi, anak. Harapin na natin to. Bawat araw na dumadaan, lumalaki yung bata sa sinapupunan mo. Hindi siya maghihintay na maayos natin yung kusot natin sa buhay. Meron na din, hindi ka pa handa. Ano kung sabihin ko sa'yo, handa na akong subukan na kalimutan si Chuel. Para sa anak natin. Para sa'yo. Sinasabi mo lang yun ngayon. Ano ba talagang dahilan, Diana? Bakit ba ayaw mo pakasalan? Dahil lang ba talaga kay Jewel? Ano mo gusto mong gawin ko para patunayan sa'yo handa na ako? Hindi ganun kadali ang sitwasyon natin, Bernard. Napakadami komplikasyon. Kaya nga pag-usapan natin eh. Diana! Papatayin kapag nalaman niya magkasabwat tayo para kutukutan siya at kunan siya ng pera? Hmm? Aray, Kuya. Ha? Di man mo ako, nasasaktan ako! Bakit di ka nga sumasagot sa mga tawag ko, Tex? Jewel, wala nang lalaki magmamahal sa'yo katulad ng pagmamahal ko. Lance, alam ko mag-asawa tayo. Kahit pwedeng-pwede mong gawin, hindi mo ako iniwan sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. I hope you're not mad at me anymore. Sana, nakabawi na ako sa'yo. Hindi naman ako galit eh. Naguguluhan lang ako. Jewel, yung flash of memory na sinasaya mo sa akin, minsan kasi, pag gustong-gusto mo nang alalahanin yung mga bagay-bagay, ang tendency, imahinasyon mo yung gumagana. So, yung susay mo lalaking nakita mo sa utak mo, sa pag-iisip mo, pwedeng hindi nga ako yun. Pero hindi ibig sabihin nung parte siya na nakaraan mo. Pwedeng idea lang siya mula sa utak mo, or manifestation, yun lang yun. Lance, inaalala ko sa Biko. Hindi yun galing dito eh. Hindi ko inisip yun. Naramdaman ko yun. Doon naramdaman ko yun, sumaya ako. Parang iba yung pakiramdam ko. Parang familiar siya sa akin. Nagdududa ka pa rin pa sa mga sinasabi ko. Jewel ako, hindi lang hapunan. Hindi lang bulaklak. Pati buhay ko, iaalay ko sa'yo. Hindi pa ba sapat yung para matahimik ka? O para mamuhay na tayo ng tahimik? Bakit ka hindi nagre-reply? Ha? Ba't di mo sinasagot? Yung pera. Yung pera, nakakuha ka ng pera. Tiwala ka na ba sa plano? Ha? Ha? Nasaan yung pera? Nalangawang mo na, Kuya Charlie. Nasasaktan ako! Kailangan ko yung pera kasi wala na akong pantustos. Ha? Nasaan na? Nalangawang ako po ang pera. Wala ka pa nakukuha ang pera? O baka nakakalimutan mo na kung ano yung trabaho mo? Ha? Hindi ko mo na kaya, Kuya. Ngayon ka pa panghihinaan ng loob. Pagkatapos ang lahat ng pinaghirapan natin, para makuha natin ang loob ni Bernard at ang kanyang tiwala. Mabuti siyang tao. Nahulog na yung loob mo sa kanya. Ganon. Nahulog ni...
ka nito, ha? Ganito na lang. Anong gusto mo? Tinggan mo ka. Anong gusto mo? Ituloy natin yung plano natin? O sabihin ko kay Bernard yung totoo? Ha? Kung bakit at kung paano ka napunta rito sa Paso de Blas? Ano? Ano nangyari kay Inay? Kaya Charlie, sabihin mo sa akin anong nangyari sa kanya. Wala na siya. Patay na nanay Stella. Hindi totoo yan. Hindi pa patay si Inay! Wala na siya, Diana. Kailangan mo tanggapin yan. Ay! At mo ako iniwan, ay! Jewel. Kung hindi ka pa nakita ni Inay, hindi buhay pa sana siya ngayon. Kung buhay ka lang ngayon, ako mismo ang papatay sa'yo. Ubusin mo na lahat ng luha mo. Dahil wala na ang nanay Stella. Magalit ka! Gamitin mo yung galit na yan para maging makabuluhan ang pagkamatay ng nanay Stella. Ipagpatuloy mo kung ano ang ginawa niya. Tara na. Yaman yan. Pamilyar ang mukha niya. Yan si Bernard de Silva Fortalejo, ang tagapagmana ng dalawang pinakamayaman na angkan sa Paso de Blas. Yan yung asawa ni Jewel. Huwag kang mag-alala. Bukas, nasa LMD building yan. Doon tayo gagawin ng eksena. Sa tingin mo gagawin ni Bernard? Kapag nalaman niya, niloloko mo lang siya. Ha? Ano?